Magandang araw po, Doc Willie, Doc Lisa to. Topic natin ngayon, maganda. Walong senyales na maraming toxin o yung mga masasamang chemical na pumasok sa katawan natin. Ito, hindi pa natin gano'n na-discuss eh. Alam nyo, minsan, meron talagang mga masasama na mga chemical na pumapasok sa katawan natin. Saan nanggagaling? Pwede sa pagkain. Okay, tuturo natin yung mga gandang pagkain. Pwede sa gamit, shampoo, mga pinapahid natin. Pwede na sa paligid, air pollution, di ba? Pwede rin galing dyan. Pwede sa gamot, baka meron kayong gamot o supplement na hindi bagay sa'yo o hindi maganda. Pwede rin sa hangin. Okay? So, ang ginagawa ng katawan natin, kung merong mga ganitong mga dumi o toxin, usok, o sabihin na natin, baka sigarilyo, naninigarilyo kayo, toxin yan. Diba? Sobrang alak, diba? Masama din sobrang alak. O droga. Lahat yan. Lahat ng masasama sa katawan na pumapasok, dahil alam natin, gusto natin, o bisyo natin, ginagawa ng katawan, sinusubukan ilabas. Ang naglalabas nito mga toxin, ang liver. Liver nagme-metabolize, atay. Pangalawa, pwede ang kidneys. Sa kidneys, iniihi yan. Diba? Sa kidneys. Pwede rin sa pawis. Lumalabas din sa pawis. Minsan sa dumi. Pag dumi, let's say, kumain ka ng sira, nagtatai ka, may bacteria, di ba? Nagdadiarrhea tayo. So yan ang ginagawang natural way ng paraan na ilabas itong mga toxin para hindi mag-build up sa katawan, para hindi maging cancer at nakakamatay. Paano ito pumapasok? Itong mga toxic overload sa katawan. Unang-una, sa ilong, sa bibig, sa paghinga. Diba? Sigarilyo, masamang chemical, air pollution. Pwede sa bibig. Ito, karamihan sa bibig. Daming kinakain, diba? Ano yung mga dapat iwasan sa pagkain? Sabihin na natin, yung mga sunog. Diba? Sunog na barbecue, sunog na inihaw, lalo na yung maiitim. Alam niyo, pag sunog, cancerous po yan eh. Hindi po maganda. Sobra daming asukal. Puro sugar, magkakadiabetes. Puro matataba. Karne na hindi maganda, baka madumi yung karne, hindi na fresh, hilaw na pagkain, di ba? Hilaw eh, mamaya may mga bulate yan. So, dyan pumapasok sa bibig, sa paghinga, pwede rin sa balat. Baka may napapahid kayong hair dye, minsan yung sa hair dye, pampakulay, nakaka-allergy, merong mga makeup din yan. Tuturo natin mamaya. So, ano itong walong senyales na posibleng may toxic overload or toxin overload sa katawan? Number one, yung mga madalas sumakit ang tiyan. Madalas sumakit ang tiyan, makabag, bloating, heartburn, nangangasim, o nagtatae. Minsan matigas ang dumi, minsan nagtatae. Pag meron kasi tayo nakain masama, ang reaction ng katawan natin, nako, nakakain ng madumi. So, pipilit niya ilabas, may bakterya, idudumi, ilalabas niya lahat ng madudumi sa katawan hanggang maubos. Pero, kung meron din na absorb tayo na mga toxin tulad ng sinabi ko, pwede rin magkaroon ng problema sa tiyan. That's number one symptom. Pangalawang senyales, yung laging pagod. Laging pagod, masakit ang katawan. Ibig sabihin, hindi na makafunction eh. Pwedeng may sira ang kidney, may sira ang liver, humihina, laging pagod. Ibig sabihin, mahina yung immune system mo. Number three, laging may nervyos, may depression, mood disorder. Kala nyo, malungkot lang kayo, pero baka meron pala kayong nakakaing masama. Diba? So, baka merong nakatagong infection o merong kayo na kain or na-absorb sa katawan. Ito rin sintomas. Number four, yung mga may toxin overload na sa balat din nakikita. Okay, nasa skin. Kaming mga doktor, lagi namin tinitingnan yung mukha, di ba? Sasabihin, healthy ka ngayon na, ang ganda ng kulay mo, mapula, malambot yung balat, di ba? Shining, di ba? Pero nakakita naman kayo na may sakit, di ba? May sakit, maputla, very dry yung mukha nila, parang iba kulay, hindi siya talaga, parang kulang sa dugo, kulang sa sustansya, parang sa puno eh.
pag yung puno, maganda yung halaman, kita mo, ang ganda, ang green. Pero pag medyo kuluntoy na, parang medyo brown-brown na, ibig sabihin, may problema yung halaman. Sa tao, ganun din. Kaya tinitignan namin yung kulay, yung palad, yung dila. Doon po na-check natin eh, kung may senyales na may sakit. At minsan, nagkakaroon ng mga pantal-pantal. Diba? Pag may allergy, na-allergy, so nagpapantal-pantal. Pag may kidney problem o liver problem, meron din po lumalabas sa balat. Mga rashes na lumalabas. May mga kati-kati din. Kasi nga, hindi malabas yung mga dumi sa kidneys, hindi rin ma-metabolize o maayos ng atay yung mga dumi, hindi rin niya maalis. Parang sa alak. Pag alak, ang nagtatanggal ng alak sa katawan ay atay, liver. Kaya pag sinobrahan mo yung alak mo, hindi na kaya ng atay mo, malalasing ka na, mahihilo ka na. Pag sumobra sa alak, masisira yung atay, liver cirrhosis, liver cancer, tumitigas yung atay. Number 5, laging nagugutom, naghahanap ng matatamis, ibig sabihin may sugar imbalance. Laging gutom. Kasi pag sumobra tayo sa sugar, sumobra sa asukal, matatamis, processed foods, chichirya, cakes, icing, donuts, soft drinks. Pag nasobra sa matatamis, nagugulo yung ano natin eh, yung blood sugar. Pwede ka magka-diabetes, biglang tataas ang blood sugar mo, tapos mababa ang blood sugar mo. Actually nga, sabi nga ng mga experts, diba, na ginawa ng Diyos na ang sugar natin dapat kinakain kasama sa prutas. Palagyan natin mansanas, di ba? May mansanas na matamis. Sa mansanas, pag kinakain natin, nandun na yung sugar sa loob. Di ba? Pakwan. Para makain mo yung sugar sa pakwan, kasama yung fiber ng pakwan, kasama yung mangga, kasama yung apple or pears, kasama yung saging. Hindi yung asukal na kinakain lang. Like, mga chocolate, di ba? Puro asukal yan. Di ba? O puro, ang daming asukal natin. Yung mga matatamis na mga cake, di ba? Purong-purong sugar. So, hindi yun talaga ginawa ng Diyos na ganung klaseng sugar ang papasok sa katawan natin. Dapat kasama yung fiber, yung vitamins at minerals ng prutas at gulay. Ganun dapat ang sugar natin. Yan, mahirap, no? Candy, yan, di ba? Pag mga bata, puro candy, nagkaka-sugar high. Kasi nga, ginawa mong puro yung sugar, hindi po dapat ganoon. Number 6, ito po, bad breath, body odor, di ba? Minsan kasi yung mga may sakit sa kidneys, may tinatawag na uremic breath, eh. Hindi malabas yung urea or yung panghi ng ihi, hindi ganong nagpa-function yung kidney. Kaya yung hiningan nila, lumalabas yung mapanghi na amoy. May ganun. Sa balat din, may amoy din. So, yun po. Possible yun. Sabihin, pag hindi na gumagana yung liver natin, yung kidney natin, lumalabas eh. Mas nangangamoy. Pwede yung body odor, bad breath. Pwede rin yung dumi, mabaho yung dumi. Sabihin, may possible toxin overload. Number 7, overweight. Overweight, malaki antian. So, ibig sabihin, marami kang kinakain. So, pag maraming kinakain, overweight, mas prone ka, mas posible magkaroon ng diabetes, sakit sa puso, at cancer, tulad ng mga colon cancer, pag overweight. So, gusto natin, tama lang ang timbang o medyo payat. Number 8, and last senyales, brain fog. Parang nahihilo siya. Nahihilo, nalilito, hindi gano'ng makaisip. Minsan kasi may connection daw to eh. Meron sila sinasabing mga allergies or leaky gut syndrome. Ibig sabihin, hindi maganda yung pag-absorb ng pagkain natin sa tiyan. Minsan, hindi pa ganun kadurog or hindi pa gano'n na may metabolize ng katawan natin, na-absorb na. Kaya nagkakaroon ng problema pagpasok doon sa dugo at pag-circulate ng dugo, naapektuhan yung pag-iisip din. Okay? Kasama din siyempre yung alak. Pag sobra ka sa alak, malalasing ka na pumapasok din yun. Na parang nabababad din yung utak natin, pati atay natin dito sa alak. Hindi po maganda. So, ano mga tips natin? Tulad na sinabi ko, dapat health. Number 1, healthy yung pagkain. Iwas sa sunog. Huwag masyadong matatamis.
At kung pwede, yung mga whole food or organic food. Kasi pag organic, ibig sabihin hindi gumamit ng pesticide. Oh, pero kung wala tayong choice, bibili tayo ng ibang prutas, gulay, di hugasan na lang natin maigi. Hugasan na lang natin maigi ang prutas at gulay. Kasi kahit papano, pag marami kayong kakainin prutas at gulay, marami itong magagandang vitamins at minerals na makakakontra doon sa sigarilyo na inabsorb mo o yung alak na ininom mo o saan ka pa na-expose o meron ka na kain na masama. Makokontra nitong prutas at gulay yung mga chemical na good chemicals para labanan itong mga toxin. Pag marami kasi exposure dito, mas nagkakasakit, umiiksi ang buhay. Pero kung mas marami pagkain ng prutas at gulay, mas umahaba naman yung buhay. So parang dinadamihan mo yung plus, binabawasan mo yung minus. Siguro simple lang, kumain ka ng pork chop na maraming taba, di sabayan mo na lang ng maraming kamatis, saging, lettuce, para makabawi ka naman konti sa kinain mo. So yan, pagkain dapat healthy para ma-detoxify ang katawan, di ba? Yung iba nagagawa ng juice, ng shake. Number two, yung mga produkto. Pili tayo ng produkto na walang phthalate at walang paraben. Itong phthalate and paraben, medyo masama po ito eh. Kaya minsan nakasulat doon eh. Basta phthalate free, paraben free, yung mga moisturizer, sabon, body wash, shampoo, hair dye, makeup, pilihin itong mas safe para hindi ma-expose sa mga toxin. Number three, pwede po mga vitamins. Vitamin C, 500 milligrams. Prutas na mataas sa vitamins, mga citrus fruits, mga galandan, orange, pinya, lahat po yan pwede. Panlaban din yan, mga antioxidant to. Number four, pwedeng purified water para malinis ang tubig. Pwedeng pinakuluan yung tubig. Pwedeng air purifier. Or huwag masyado lang lagyan ng screen yung bahay para hindi masyado pumasok yung usok. Hindi masira yung baga natin. Number five, mag-exercise palagi. Exercise, healthy living. Mas maganda yung galaw ng katawan, galaw ng bituka, daloy ng dugo sa buong katawan, sa utak, sa puso, basta nag-exercise. Lakad-lakad. At pag lagi kayo nag-exercise, ito yun ang number 5 tip, okay ang number 6 tip, which is regular bowel movement. Regular ang pagdumi. Gusto natin sana everyday dudumi kayo o at least every 2 days. Ayaw natin isang linggo hindi kayo dumudumi, naka-imbak ang dumi. Madumi yun at pwede yung mga toxin la ma-stuck eh. Sabi nila, possible, baka magkaroon ng colon cancer, mas hindi maganda. Maganda talaga, regular ang pagdumi. Paano magiging regular? Tulad na sinabi ko, exercise at kakain ng prutas. Meron tayong prutas na pampalambot ng dumi tulad ng papaya, pakwan, pears, grapes, mangga, pinya, konti nakakalambot din. Pero itong mga papaya, pakwan, prune juice. Pwede kayo bumili ng prune juice. 1/4 cup lang. 1/4 cup every day. Makakalambot na yan ng dumi. Kung makakadumi kayo every day, mas maganda po. So sana po nakatulong itong mga tips natin para umiwas, at least aware tayo tungkol dito sa maraming toxin sa paligid natin na baka hindi natin alam. So God bless po. Kailangan natin to para mas maging healthy at humaba ang ating buhay. Salamat po.